Ayun, shout out mga idol. Good evening, good evening. Ayun. So, pa-share na po ng live natin sa inyong mga GC o kaya dyan sa ating mga pages, no? Okay, so shout out sa Team Replay, sa ating mga silent supporters at syempre pati na rin sa ating mga kasamahan sa RAS team at sa Scam Alert Philippines. Ayan. So medyo may dalawa tayong main topic ngayon, no. Magbibigay tayo ng update regarding to sa ating kinontent before na isang scam. Siyempre, nakasuhan at ngayon ay nahuli na, no? May nag-inform sa atin. At tayo po ay natutuwa dahil yung ginagawa natin pag-expose ay nagkakaroon po ng resulta kahit papaano. Ano? Okay. So, for the meantime, mga kapatid, no, ang thumbnail natin ngayon, itong main thumbnail natin ay itong live nga natin regarding dito sa disbursement delaying tactics nitong sitaw, no, yung pong naka-yelo, yan po yung main topic natin. Okay? So, at the same time, itong param scammers, ayun nga, nahuli na. Okay? So, next natin. Eto mga kapatid, no, itong mag-asawang param, sila po yung nasa likod nitong param car rentals, no, dyan banda sa norte. Okay? Bandang Bulacan at ano, Pampanga. At ito po ay inilapit sa atin before. Last year pa to, mga kapatid, no? Okay, okay ba yung audio natin? I do hope na okay yung audio natin. Okay? So, ayun. Ito nga param na to. Nung last year, in-expose natin. Kasi ito pong si Junjun na Banal. Yan. Tumatakbong kagawad that time. At the same time, ito naman si Catherine na Banal. Siya yung tumatakbong kapitan. Pero itong mga to ay, kumbaga, sikat na sikat to doon sa kanilang lugar during that time kasi nga na-involved sila sa scam. Pero ang matindi, mga kapatid, no, kilalang-kilala na sila na sila ay nakapang-scam pero ang lakas pa ng loob na tumakbong kapitan at kagawad. So, ayon nga dito sa concerned citizens na nag-inform sa atin, sabi niya, Ludes, tulungan mo naman kaming expose itong scam na to, itong mga nasa likod ng scam, kasi sa ngayon, kumbaga untouchables na sila that time, how much more pa kapag sila ay nakaupo, no, dito sa pagiging kapitan, no, mas lalo silang titibay, magkakaroon pa ng power. Okay, so ayun mga kapatid, no, in-expose natin last year, ayan, no, param investment scam. Nag-start tayo nung eto siya, no, ngayon nahuli. Okay, so eto yung kanilang modus that time, 2020 pa sila nag-start. Ayan. Ayan, no, December 27, 2020. Eto yung kanilang post. Matindi dito mga kapatid, no. Nagpapagawa pa sila ng mga billboard, nakapost yung kanilang mga ganitong alok. Although ano naman, nakakainganyo nga naman kasi ang lalaki ng billboard nila. Ang galing ng ano, ng marketing strategy nila. Okay? So ayan, no. It's a red flag kasi come and invest with us, di ba? Pero hindi kasi yun yung tiningnan ng mga ano, yun, ng mga biktima. Nakita nila na malakas yung car rental, so kinagat. Okay? So, ayun, dito sa kanilang alok before, kaya maging aware kayo dito guys ha, mga ganitong klase ng mga alok. Kapag po yung isang company ay nag-alok sa inyo ng investment, profit sharing, katulad nito, param car rentals, profit sharing, start invest at 550,000, 6 months yung ano, lock-in niya.
So marami pong ganitong lumalabas, kadalasan diyan mga gym, mga boutique, no? Yung mga facial company. Ang isa sa pinakamalala dito, yung pong mga ano, nag-aalok ng mga samyupsal, no? Mga kainan, kasi malakas naman talaga yan. So yun yung sinasamantala nitong mga scam. Okay? So kapag po ang isang company nag-alok ng investment, dapat po meron silang secondary license. Hindi po yung ano, yung primary license lang. No, mamaya i-discuss natin sa second topic natin kung ano ba yung sinasabi nating primary license. Okay? So ayan yung alok nila that time. So noong bandang August 3, so kinontent natin to. Mag-asawang scammer ng Pampanga tumatakbo pang kagawad at kapitan sa lugar nila. Yan. So itong isa sa kanilang dummy account ay nag-comment during our live at sinasabi, malapit na kasi eleksyon kaya naninira kayo. Issue noon, ginagamit ngayon. O, hindi lang naman issue yan. May kaso sila. O, ang mag-asawa nga, di ba, tumatakbong kapitan at kagawad, okay? So, yung kanila pong ano, business kasi, kompleto sa dokumento. May mayor's permit, DTI, business permit. Ayan, kompleto. Totally isang legit na company. Kaya marami yung nainganyo. Ito kasi yung ginagamit nilang proof. Ano ka ba? Legit kami. May mga business permit kami. Kompleto talaga sila, operational. Totally. Ang naging problema lang nila dito, kapatid, mga Lods, no, is nag-alok sila ng investment. Which is, hindi po enough itong mga ganitong business permits o license to offer an investment. Okay? So, ayan. And dito na nga, noong August 23, no, kinontent natin sila at eto mag-asawang to ay isa siya sa mga ini-endorse before nitong si dating PNP chief na Albayalde. Ayan. So, sa isang meeting kasi, nung in-expose natin sa isang meeting, makikita na tinaas pa yung kamay nila, nakikipag-meeting sila kasi nga tumatakbong kapitan. At ito namang si dating PNP chief Albayalde ay may tatakbuhang position. Kumbaga, preparation nila yung pag-build ng kanilang mga lineup. Siyempre, unahin nila dito sa mga barangay chairman. Mas maraming barangay kapitan na sumuporta sa kanya later on, edi mas malaki yung chance nga naman na manalo. At yan po ay question natin. Then later on, nilaglag niya itong mag-asawa. Okay. So, ito po yung isang page before nila. Itong mga biktima, nasa 247 sila. Eh, mga Lods, ang minimum nito 50,000. Marami dyan nag-invest 100,000. Okay? So, ayan. The next. Hindi ko alam kung may sounds, no? Pero i-replay na lang natin ito. Ito pong video na to ay balita po ito, no? Kakasend lang to sa atin kanina. Ngayon, mga kapatid, ipi-play natin. Nahuli po kasi sila sa may bandang Binggit, pero iba yung entrapment na pagkakahuli sa kanila, hindi regarding dito sa investment, kundi sa peking, kumbaga, nagpapanggap kasi sila ng mga dentista, no? So nagtayo sila ng clinic at syempre ayun, nagpanggap mga peke po. So nai-report sila na entrapment. And then later on, no, nalaman ng mga biktima ng scam na ito nga ay nahuli itong mag-asawa. So pinadala nila yung mga warrant of arrest, yung mga case nila. And syempre hindi na sila nakalabas kasi marami po yung complainant. Mukhang malakas yung kasong isinampa ng mga biktima ng Param. Okay, so play po natin. K
king dentista pala ang mister na suspect, inilaglag ka misis at tinurong mastermind sa pambubudol. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Pinasok ng mga operatiba ng PNP CIDG ang bahay na ginawang dental clinics sa Blan Benguet. Bakay ng kanilang entrapment operation na hulihin ang mag-asawang mga peking dentista raw. Pagdating sa ikalawang palapag, nadatnan pang may pasyenteng kakabitan sana ng braces. Pero operatiba pala yan ng CIDG. Kumpleto ang clinic sa mga kagamitan para sa dental procedures. Inaresto ang mag-asawa dahil pareho silang walang lisensya sa pagka-dentista. Nabisto sila ng magsumbong sa Philippine Dental Association ng isa sa mga naging pasyente nila. Dito na pag-alamang 5 taon nang nag-ooperate ang naturang dental clinic. Ayon sa biktima, naengganyo siya nang matagpuan ang Facebook page ng clinic dahil mura ang singil sa pagpapabrace. May membership card din na nagkakahalaga ng 5,000 piso na kapag inavail ay may libreng serbisyo. Pero pagdating sa clinic, nagtaka siya sa proseso ng paglalagay ng brace. Yung higaan nila, nagtataka ako bakit parang pang massage chair lang, hindi siya yung dental chair. Bigla lang po akong kinabitan. Hindi man lang ako cleaning, kinabit po agad yung braces. Ayon sa lalaking suspect, dati raw siyang dental technician ng isa ring peking clinic sa Tarlac. Inilaglag din niya ang kanyang misis na mastermind daw ng panluloko. Matagal ko na pong inaano to, iniintuhan, kaso ayaw lang po talagang magpaano yung asawa ko. Tigas lang po yung ulo. Gusto niya maraming perang pumapasok sa kanya, ayaw niya yung sakto lang. Matipid naman ang sagot ng tinuturong mastermind. Mayroon po akong karapatan na hindi po sumagot, di ba po? Nasampahan na sila ng mga kaukulang reklamo at kasalukuyang nakakulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Eh mga kapatid, no, na pupunan ninyo, no? Ito, yung picture niya, the same na the same dun sa, no, sa pinapakita natin sa thumbnail natin. No? So, halos walang nabago. Okay? So, ngayon mga kapatid, ito na nga, no, naging maganda yung pagiging alert or nagkaroon kasi ng red flag itong ginagawa nilang modus dito sa isang kliyente, no? Siyempre, may procedure yan. Kung sanay ka na ikaw ay magpa-brace, siyempre, alam mo yung ano pa talaga yung gamit ng isang legit na dentist, no? Yung procedure, ano ba yung dapat, nililinis ba muna, chine-check up, di ba? So, siyempre, easy money nga naman itong mga to. Kasi, alam naman natin na mahal yung ano, pagpapagawa ng pagpapakabit ng brace. Pero kung hindi naman tama yung procedure nila, siyempre mura lang dapat, no? Eh, ito yung pagkakamali nila. Okay? So, nung ito nga pong si Param, itong mag-asawa ay nahuli, siyempre mabilis naman niyang kumalat yung balitang yan. At nakarating dito sa mga biktima at nasensaten, no? Itong information, itong link ng news at the same time, siyempre mga pictures. Sinin sa ating mga pictures, no? Ayan, so balikan natin yung pictures mga kapatid. Ayan, shoutout kay Birong Wick. Sana pati yung Sulis mahuli na. Sana, no? Sana may nag-file din ng kaso para ma-process din yung paghuli sa kanila. Okay? So, eto guys, yung picture niya. Ayan. Ito ay galing dito sa Official Param Investors. Sabi dito, pwede nyo po bang pakita sa amin yung unblurred na picture para sure po kami. Wait lang po. Ayan. Okay. So, positive. Positive yung mga ano. Yan po, confirm. Positive sila dun sa identity nung CEO nitong Param Scam. Okay. So, ayan. Okay, next natin. Ito yung itsura niya. Kasi naka-blurred to. So, kailangan gamitan natin ng application para mas luminaw. Ayan. Diba? Ito siya, diba? So, ayan mga kapatid. Ang unbad, advantage po or at least, no, nagiging resulta ng pag-i-expose, no, malaking bagay kasi yung mga modus nila
nalalaman ng taong bayan. At nung in-expose po natin itong mag-asawang to, tinanggal yung suporta sa kanila ni ano na ni dating chief PNP chief Ayem Albayalde, no? At the same time, umatras na sila sa pagtakbo bilang kapitan. Imagine nyo, hindi pa sila kapitan, hindi pa sila nakaupo, pero untouchables talaga sila. So, dahil in-expose, umatras, naiya siguro, nawala ng suporta, o dinawalan sila ng power. Okay? So, ngayon, ayan na nga, nahuli sila. May marami nag-file ng kaso. Okay? So, good news po to sa mga biktima ng Paramcar Rental Investment Scam. Okay?